So good morning guys. Ngayon ay nandito tayo sa may Barangay White Links at yung clearing operation ay dito kasi magaganap sa area na to. So kasama natin ang buong Task Force Special Operation, ang buong Bravo Team at ang yung Alpha naghiwalay. So dapat nandun ako sa isang ano, sa isang team, kaya alam. Hindi ko alam na maghahati pala sa dalawang grupo ngayon. So ito, kasama ko ngayon si Sir Dada ko at si Colonel Memel Rojo. So kawawa naman yung isang team at walang magbablog din sa kanila. Ang oras nga pala ngayon ay 7:30 ng umaga. So nandito tayo sa 15. So good morning guys, ngayon ay nandito tayo sa kahabaan ng 20 Avenue at ito may mga titipitan na tayo dito na tri-scale at bumaba na yung Task Force Special Operation at ito, simula na ng clearing operation. Wapin nyo! Ito kasama ko si Dada ko. Mabigat, may ano. Apo nyo naman, hindi nyo kaya. Agay nyo lang. Tolong silalim. Silalim mong iyan, iyan. Op. Sige po. Hindi, mabigat. Yo, sige. At nasa nakahara kasi sa sidewalk. Ito. Good morning po. Itong 28th Avenue na to, palagi itong pinupuntahan ng task force, diba, nung illegal parking. So nakita nyo naman sa mga bawat poste, may mga nakasulat na no parking sign. At ito, tricycle, sasakyan, mga truck, mga naka-illegal park. So lahat ito titikitan ito mga ito. Gayun din yun. Ayan. At ayan. Madaming naka-illegal park. Ngayon ay December 15, araw ng Martes. At ito, nasa 20th Avenue, Barangay San Roque, Murphy, Cubao. Ayan. So ito, may isa tayong tow truck.
Tayo sa kabila, natikita na rin, illegal park. So yan, at marami dito taxi driver yung natitikita ng illegal parking. So 226 attended naman itong mga to. So ayun, natikita dalawang taxi driver. So ito na ang itsura ng animal niya. At yung Araneta Cubao, malaki na yung pinagbago niya. At marami ng establishmento yung naidagdag dito sa area na to. Lalo na yung mga condominium natin. Ayan, at mga high-rise condominium. At nakita nyo, at may mga bago pa na nadadagdag. So dati wala naman itong mga to. At madalas na pinupuntahan dito ay yung COD. So ito yung, ayun na yung Araneta Coliseum dun. At ito yung SM Cubao. At yun, bagong pintura na ayun yung nasa unahan eh, yun yung COD. At tapos ito na, dito na rin yung nilagay yung giant Christmas tree na dati nasa harap. So ito, gawa ng marami na nabago, nakakaligaw na para sa mga ibang kababayan natin. Ayun yung gateway. At ito, pupuntahan natin ay Aurora Boulevard. Ito, Cambridge Street to. So ito, pag dinerecho nyo to, papunta kayo ng Marikina, Antipolo, saka Katipunan. So ito yung LRT2 na papunta ng hanggang masinag na siya ngayon. Yun ang good news dyan. Pero sa ngayon, ang operation nito ay mula recto hanggang Cubao lang ata ngayon. Dahil kung maaalala nyo, parang nagkaroon ng sunog doon sa may bandang Anona Station ata yun. At yung mga linya ay kinukumpuni. At nais naman ha. Kaya lang, nagdagdag pa lang mga station ko at kaya ongoing pa rin yung ano, yung siguro yung pag-test dun sa mga tren hanggang masinag. Both side no parking dito. At ayan, yun, maraming matitikita. So dito sa 15 Avenue, dito matatagpuan yung titikitan din dahil naka illegal park. Magandang ano dito, pasyalan ng mga bata at hindi lang ng bata, gayon din ng buong pamilya. So yun, matitikitan yun dahil nakausli yung pinakanguso ng ano, nung sasakyan niya. Usually dapat ano yan, sagad dyan na hanggang sa dulo. So hindi niya sasakupin yung ano, yung pinaka ano, sidewalk.
Kusalan pa rin natin si retired Colonel Memel Rojas, retired Marine yan. At yung kasama ko na mag-vlog dito sa MMDA, si Dada ko. So 15 namin nyo pa rin at ito, tuloy pa rin tayo dito sa at ito, nakatikita na dahil illegal park. Yung ano, yung prangkisa. So magkahati itong lugar na to. Itong nasa kanan natin, Barangay San Roque. At ito sa kabila ay Barangay Socorro. So ayan, kita nyo naman 15 Avenue, Barangay Socorro, Cubao. At dito sa kabila ay 15 Avenue, Barangay San Roque, Cubao naman, Quezon City. Pauna pa tayong natutusa ngayon. Ito. Sabi nga niya, kung ikaw hindi titita, paano naman iba na nagtipuntan? Diba, unfair yan? O, yun na nga eh. Naputag na. So hindi kasi sila maka-park dito at ito kasi yung terminal. Gawa ng yun nga, ito ang sasakyan ay nakabalagbag dito. At ito ikaarga, bagong-bago airplane. So nandito na tayo sa Murphy. Murphy ko ba? No helmet. So 128J. Yung 128J, no crash helmet, 1,500 yan. Tama no? 1,500 no? 128J. 1,500. Oo, 1,500. So medyo mabigat-bigat. 1,500. Ay, wala pa siyang helmet. 1,500. So, bali ano pa, may isa pang kaso pala siya, yun, illegal counterflow. So, bali yung illegal counterflow sa MMDA is 2,000. Katanong natin mamaya kung anong code. Titikitan tong ano na to. Tong Isuzu na to dahil ayun nga nakausli naman yung nguso. So 224 unattended. Boss. Sir. Apa tanggal ko ba? Sa Subana. Ito sa Subana. Thank you.
So ito na yung public market ng Murphy dito sa Quezon City. Kubaw, sakto pa rin sa ako pala ng Kubaw. Hindi ko lang alam kung Barangay Socorro yung may sakop dito. Or San Roque. Siguro San Roque. So nandito na naman tayo sa may Camarilla. Kung maaalala niyo, doon sa last vlog natin ay meron tayo ditong nahuli na walang helmet na at may kasamang bata at isang babae na wala ring helmet na at yun nga yung may natutulog na lalaki, hindi natin alam kung bakit. Wala rin mga terminal dito. At siya lang yung hindi nakapula. Kung maaalala nyo, nagkaroon na lang marami rin din. Expire na ano, yung single ba? Single po, saka yung mga... Wala silang terminal dito, bawal. Ewan ko bakit kayo napapang-terminal. Okay, sige. Ibladan na mo si Kirl. Ngayon ay may araw ngayon lang dumating. Para po dyan, dito dapat iniiwan yung sasakyan dito sa kalsada. Alam niyo naman napakasigit dito, iwanan niyo na. Itong dalawang sasakyan ay titikitan din dahil layo niya. Lagpas nga dun sa guhit. May guhit naman pala, kulay yellow. Kaya lang, yun nga si Mami, o yung may-ari ng mga halaman, ay pinuno niya ng halaman. Kaya wala na tuloy mga parkingan yung mga customer nila ng halaman.